Welcome po ngayon dito sa Pinoy Channel, no? Galing-galing talaga na, no? Nandito po ngayon para pasinayaan ang aming show, ang Kumintang Folk Dance Ensemble. Kamustahin naman natin sila. Kamusta? Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you. That was awesome. Ganda-ganda naman ang performance. So, para simulan ng ating formal na talakayan ngayong umaga, Kuya Gani. Mayong buntag sa inyong tanan, especially katong atong mga kaigalaan, gikan sa Visayas and Mindanao. Naimbag nga bigat kadakayo amin para naman sa ating mga kababayan Ilocano. Para sa mga kababayan nating Kapampangan, mayap aabak ke Kongan. Para sa mga kababayan nating mga Bicolano diyan, marahay na aga sa Indugabos. At para sa mga kababayan naman nating Becky diyan, good morning! Aura-aura lang kay the bells, push niyo yan. Kamusta? We have here Melissa and Trisha to ang ating mga naggagandahang mga dance instructors para sa Kumintang Folk Dance Ensembles. Welcome. Thank you very much. And bakit ano naman, pakilala niyo naman sa amin yung mga nag-perform kanina. Sure. Please. To the left here, we have Alex, Julian, Jono, and Mia. Wow. So, Melissa and Trisha, can you tell us more about the Kumintang Folk Dance Ensemble, please? Sure. Well, this year it's under new cultural directors. As I mentioned, Melissa and myself, Trisha. And a lot of the influence came from our papa, June Cruz, who taught for such a long time, and we were dancing since we were kids, so we're bringing a lot of that back, a lot of those influences. We've been practicing for the last few months, and really wonderful and talented group, and we're really excited to showcase them in this year's Folk Fest. Wow, I'm really excited to see the new breed of Kumintang Folk Dance Ensemble, because, diba, this is like a new leadership, right? Yes. And Melissa, tell us more about the dance kanina na ginawa nila. Sure, tinikling is said to be the national dance of the Philippines. Today, they have mimicked two tickling birds prancing through tall grass and bamboo plants. Oh, okay. Mm. Yeah, so then here they had jumped through the bamboo poles and make it more fun and exciting when it gets more faster and complicated. Oh, wow. I love to be dancing with tinikling as well. And that was just a sample, Joey. Uh-huh. Yeah. Sample lang yung patikim, because remember, what are the activities and events that are that the Kumintang Folk Dance Ensemble are engaged with today? Like
for this coming year? Oh, yeah, for this year too. Sure. For this year, the main event, we have Folk Fest, which is August 13th, 14th, and 15th. We have a couple shows out of town, North Battleford. We have another one coming up in July. Oh, and they can invite you, if, for example, performance-wise? They can? Oh, absolutely. All right. Yeah, so just contact us and we'll try to get it going. Yeah, get in touch with them, okay? So, ngayon, ano pang hinihintay natin? Simula na natin ang pinakamagandang segment ngayon at show ngayong araw. Welcome po sa Pinoy Channel! Welcome back to Pinoy Channel. Maraming salamat sa mga nanood ng unang episode ng Pinoy Channel about the 4-in, 4-out rule. Mm-hmm. Sana po marami kayong natutunan sa episode na yon. That's right, Jeric. At today, pag-uusapan natin, since it's spring and summer, mm-hmm. pag-uusapan natin ng isang mahalaga at napapanahong topic ng mga bagong immigrant dito sa Canada. Ito yung pagbili ng bahay. Oo naman. Joey Dex, pag kayo ba bumibili ng bahay, o nung kayo ay bumili ng bahay, mm-hmm. ano ba yung una nyong tiningnan? Ako personally, ang kailangan ko kasi storage. I need a lot of storage sa bahay. I see. Mm. Joey? Ako naman, ang gusto ko sa bahay, less maintenance kasi dahil nga busy akong tao. Ang tamad. Hindi naman, kuya, busy lang. Ano lang, gusto ko kasi yung less maintenance, yung tipong, pag, lalo na naman kuya, pag winter, naku, mahirap mag-shovel, di ba? Aminin natin nga, nag-shovel tayo lahat, no? Mm-hmm. Pero syempre, yung property na gusto ko is somehow maintenance-free. I see. Ako naman, ang gusto ko maluwag. Kasi, mm-hmm. alam mo yun, lagi kasi tayo may mga bisita. So, kapag ka medyo masigip ang bahay, lalo pag maraming gamit, medyo nakaka- awkward bang tingnan. So, ang gusto ko, medyo maluwag. And you have two little children, ano? Yeah. Kailangan so, ng space, magtakbo-takbo. Sa akin, importante ang location. Di baling maliitang bahay, basta malapit sa mga establishments. At saka yung future growth ay malinaw. Mm-hmm. Ang ganda ng bahay niya ni Kuya eh. Ano, mayroon naman ako nabiling kubo. Meron niyang gazebo. Yeah. Yeah. So, pero syempre, lahat naman tayo, pagdating sa pagkuha ng bahay, iba-iba tayo ng trip. Pero dapat, alam natin kung ano yung mga importante na dapat natin i-consider sa pagkuha ng bahay, lalo na pagdating sa tinatawag nating mga first-time homebuyer. Tama-tama yan. At saka sabi nga sa kasabihan, a house is not a home. Tama ba ako doon? Tama ba ako sa mga saying na yun? May kasabihan ba ganun? May kasabihan ba ganun? Kung meron makasabihan, sabihin nyo na rin, okay, na a house is not a home, para po sa bigyan tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa pagbili ng bahay. Mm. Andito po ang special segment report ni Ernest Vigonte, ang ating insider at resident realtor para bigyan tayo ng Real Estate 101. Tara, tunghaya natin. Stay tuned. Tingnan natin to. Magandang araw sa mga Pinoy sa Saskatchewan. You made the right decision to tune in. Nandito ako ngayon para magbahagi ng kaalaman tungkol sa real estate. Tama po kayo, real estate o pagbili ng bahay. Teka, alam niyo na ba mga real estate trends dito sa Saskatchewan? Kung hindi pa, then tutok lang dahil I'll be sharing some tips and trends para sa mga first-time homebuyer. My dream is to own a house. Typical na nating ultimate goal in life yan. Kasi syempre, aside from basic need natin ng bahay, ito rin ang pinakamasayang pangarap ng mga Filipino. Parang measure na yan sa success. Pero ingat lang tayo, kasi kung hindi natin planado ang mga detalye at wala tayong kaalaman sa pagbili ng bahay, baka maging downfall din natin ito. The typical Filipino mentality in buying a house is that the first house he buys should be his dream house. And that is where he's going to stay until the day he dies. Medyo traditional mentalidad na yan. Una kong tip, when you buy, make sure you make an eye for resale. Sooner rather than later. Yung una mong biniling bahay ay hindi naman dapat yun ang dream house mo. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo, paano kung nagipit ka. May mga pangyayari hindi mo inaasahan. Pero dapat iniisip mo rin kung saleable ba ito. So it includes what type of house and location. You can use the first purchase as your stepping stone to buy your dream house. The important thing here is for you to make the first step into property ownership. Buy with the intention of selling later. And then buy again a much bigger one from that money that you reach from your dream house. At ito pa ang pinaka-importanting tips. So ready ka na ba? Hope you have your pen and paper and a good memory. Una, may pambayad ka ba? Kidding aside, kung may pambayad ka nga, how are you going to finance the purchase? Paano nga ba ang mga pagbabayad?
Para sa mga cash buyers, that's good. But for those people that are intending to finance their purchase through loans, this is the most important thing to remember. Do not overextend yourselves. Avoid getting into a mortgage where you cannot afford to pay your monthly amortization. Ang pinaka-delikado dito ay mawala ang bahay mo due to foreclosure. Of course, ang pinaka-deciding factor dito sa home ownership ay ang financial situation ng buyer. Pinaka rule of thumb is that your monthly payment should not exceed 35% of your family income per month. Again, kung over 35, huwag muna natin itong pilitin. But of course, each bank or lender will have their qualifications. So I suggest that you visit your bank or your mortgage broker and get yourselves pre-qualified before you start your home search. If you know your qualifying limit, then you will stick to the viewing of houses that according to your price range. Sa ganitong paraan, wala tayong disappointments. Huwag din natin kalimutan na yung mortgage pre-approval ay nakadepende yan sa final evaluation. So dapat, same pa rin ang financial situation mo. Iwasan mo yung mga lalaking pagbabago na di papabor sa'yo. Katulad na lang ng pagpapalit ng work, malaking utang o di nabayaran credit card at iba pa. Co-signing another loan na isa na namang responsibilidad at waldasin ang inyong down payment. By the way, maraming Filipino mortgage broker here in Saskatoon na pwede mong tawagan para masimulan na ang inyong pre-approval. You can trust a licensed professional at marami siyang alam na handang sagutin ang mga questions mo. Sa ganitong paraan, happy ka at may peace of mind. Aside from mapabilis ang transactions, kampante ka na lahat ng mga paperwork ay kumpleto kapag humingi ka ng tulong sa isang licensed professional. Sila ang bahala sa buhay mo at bahay mo. Lahat ng bagay dapat pinaplano, kaya ito ang sunod na dapat mong gawin. Magkaroon ng konkretong plano. Ask yourself, ano ba ang gusto mong bahay o condo? Make up your mind. Ilang bedrooms? Dapat ba may garage? Ano ba yung mga amenities? At saan ba ang best locations? Picture yourself of a house that will suit your personality, your needs, or your family. Okay, so haba-haba ng posisyon, sa simbahan din ang tuloy. In this case, sa bahay din ang tuloy. Dito na ulit, papasok ang tulong ng real estate agent mo, ipaprocess niya ang tinatawag na offer to purchase na kailangang ipresent sa seller. Naka-specify doon ang document ng price, possession date, at mga conditions. Minsan, nakakalimutan to, pero huwag na huwag ninyong imi-miss ang house inspection. Mas maganda kung isang professional ang in charge na gagawa ng inyong house inspection. Okay, proceed na tayo sa mortgage approval. Kapag nakapag-sign na ng offer to purchase at kompleto na din ng ibang necessary financial information, ang bank or mortgage broker ang makipag-negotiate sa lender, appraiser at insurer para sa inyong final approval. At this point, pwede pa kayong hanapan ng further verification or documentation gaya ng income at down payment verification. Pag nakompleto na additional requirements, maaari mo nang alisin ang conditions. And then, you have a firm sale pending to possession date. Sa puntong ito, magsisend na ang lender ng instructions sa lawyer mo. Huwag mo rin kaligtaan ang property insurance. Maliban sa mortgage, kailangan din itong i-arrange ang property insurance bilang proteksyon sa mga posibleng damages gaya ng sunog at baha. Isa ito sa mga requirements ng lender. Kaya dapat mabigyan din ng kopya ang insurance policy, ang lawyer at ang lender. Pinaka-importante, kumpletuhin ang mga paperwork. A few days bago ang possession date, kailangan mo makipagkita sa lawyer mo para ma-review, mapirmahan at makuha ang kopya ng lahat ng mga purchase documents. At this point, bibigay mo na ang balance para ma-close ang purchase transaction. Next na ang paglipat sa bahay mo. Sa
tinatawag na possession date, magpapalitan ng document and checks ang lawyer mo at ang lawyer ng seller. Then, the seller's lawyer will then instruct the realtor to give you the keys and then you can move in sa bago mong bahay. Alam kong marami na naman kayo natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. Alalahanin nyo lang, more than buying a house, kultura ng mga Pilipino ang maging masaya ang nakatira at kasama ang buong pamilya. Aanihin mo ang bahay na bato, kundi naman masaya at sama-sama. Suporato yung umiti at magpasalamat sa mga biyayang tinanggap. Ako po si Ernest at sa muli po natin pagkikita, marami pa ko ihandog sa inyo. Salamat! Ang mga kasama natin ngayon sa ating cooking segment ay isang special na bisita na may marami at malawak na kaalaman sa larangan ng pagluluto. Nagsimula siya bilang steward or dishwasher noong taong 1998 hanggang sa maging executive sous chef. Isa rin siyang culinary chef instructor sa isang kilalang universidad sa Cebu, Philippines. He also owns a business in Cebu, ang Chef Buds Consultancy. Isa siyang on-call chef sa iba't ibang kilalang restaurant and bar sa Pilipinas. Dumating siya sa Canada noong January 2014 and dito sa Canada, member siya ng CCFCC, siya ang nag-iisang Pilipino na member nito or ang Canadian Culinary Federation of Chefs de Cuisine at ng WACS o ang World Association of Chef Society. Na-featured din siya sa iba't ibang TV magazines and news and blogger. Ang Maayong Buntag Kapamilya, Buena Mano Balita, Unsa Unman, Unlimited Diving, Travel Asia Magazine, Cebu Daily News, CGB or Cebu Group of Bloggers, Quick Fire Challenge, The Freeman or Chef's Corner at ang Cebu TV. Welcome back po sa Pinoy Channel and welcome back po sa panibagong episode ng Cooking with Dex brought to you by Mama's Best. Ngayon po makakasama natin ang special na bisita na dumating noong January 2014, walang iba kundi si Buddy Amodia. Oh, welcome, Chef Buddy, Buddy Amodia. So, dahil special ang bisita natin ngayon, syempre special din ang lulutuin natin. Right, Buddy? Yes! Salamat, Dex, sa pag-invita lang. So, ang lulutuin natin ngayon ay isa sa mga paborito kong pagkain. Mm-hmm. No? So, this is a one also, siniserve ko rin ito dati sa resort at saka sa mga hotel na pinagtrabahoan ko. Mm-hmm. So, yung tinatawag natin, ginungan natin ngayon is saute mixed seafoods with cocoa ginger and vino blanco. Wow, so seafoods. Ito yung mga tama-tama sa mga katulad ko nagda-diet kasi medyo nagbabago. Nagda-diet ka pa ba? Hindi. Diet ako ngayon, diet tayo ngayon, diet. Yeah, so, sa napapansin ko, puro mga ang mga rekada natin, mga makukuha ito sa kusina lang, di ba? Oo, simple ano to, simpleng ingredients ng bahay kung sa makikita mo. So, this is ordinary. Ititwist lang natin, no? Mm-hmm. Gawin lang natin special. Kasi, pag sabi kasi natin seafoods, ordinaryo lang, isa, ganun. Ngayon, ititwist lang natin para magkaroon ng special sa lamisa ng bahay. Wow, and then yung vino blanco, yan pala yung sabi natin. White wine, which is kanina ko lang natutunan na white wine pala yan. Oo, kasi basta when it takes to vino blanco, it's a simple house wine na pwede nating gamitin sa lahat ng klaseng lutong bahay. Alright, so umpisa na natin. Tingnan natin kung paano umpisa ni Chef ang kanyang special na lulutuin ngayon. Let's start to ito yung mga ingredients natin ngayon, Dex, no? So, yung una nating ingredients is we have these seafoods, kind of four kinds of seafoods. We have these prawns, the large one. Mm-hmm. So, tinanggal natin yung ulo, tapos na natin. Binibiyak natin siya dito, Dex, kasi kukunin natin yung parang, ito kasi dito kasi galing yung dumi niya. Alam mo yung parang dumi niya dito. Yung item. So, tanggalin natin, no? Ito yung medium size of scallop. And ito rin yung large size natin ng mussels. Mm-hmm. And this is our also squid. So kung tinitingnan mo, mayroon siyang mga group para magkaroon nitong konting disenyo or ng, alam mo, yung pagkain natin. So dalawa siyang klaseng slice. Meron tayong circle slice at meron tayong may mga group. And also this is what we call is a white clam. Okay? I see. So
This one is all the ingredients, the red and green bell pepper. We have also this chili, so red onion, genuine cut of all the ingredients. As you can see, this is for our, we call this in the hotel, it's just like an anik-anik pampa beauty. Anik-anik pampa beauty. So itong mga ito, nabibili ito sa mga supermarket. Oh, syempre. So, halimbawa kung mga ordinary supermarket, hindi kailangan special na pinagbibilihan ng mga chef, tama ba? Hindi naman. Oh. Kasi gawin natin simple para hindi sila mahirapan sa pagluluto. No? So hindi naman pwedeng ibig sabihin na wala yung muscles, hindi mo na kayang gawin to. Hindi mo na pwedeng lutuin ito, di ba? So parang ganon, simple lang. Huwag na nating bigyan ng sakit ng ulo ang ating sarili sa pagluluto. Simple lang. Alright, so umpisahan natin kung paano lulutuin ni Chef Buddy ang saute mix seafood with coco, ginger, and vino blanco. Ayun, okay. Let's go to the kitchen. Okay, so this is how we cook our menu for today, no? So, Dex, could you assist me in cooking with this kind of menu? Yeah, the first. Okay, the first thing we have is to pour the, what do you call this? Oh, cooking oil. Just pour like 1 or 2 tablespoon lang. Wag masyadong maraming oil. Okay. Next natin is yung garlic. Garlic. Yeah. Lagyan natin. So just a few seconds lang. Tapos lagay na natin yung loya. Yung fresh ginger natin. Ang rason kung bakit kailangan mauna yung ginger, para yung aroma ng ginger nandoon. So, okay. Una-una mo siya mauna. Tapos ito, yung ating red bell pepper. Gumamit sa few seconds lang yung bawang. Oo. Kasi hindi siya dapat, it's also in a low fire. Tapos yung mga seafoods na natin. Okay, so unahin mo natin itong clam. Okay, yung white clam. Next, yung mussels. Mussels daw. Yan. So, dapat nakaano siya para maluto. Kailangan siya ang formada niya. So, hindi naman kailangan, chef, na talagang puro iba't ibang klase? Hindi naman. Kahit ano lang na makikita mo sa ref, yun lang. Tapos, ito yung scallop natin. Ilagay lang natin siya. Kailangan natin siyang isi-serd. Para magkakulay. Okay. So, isasang tabi lang muna natin siya. Diyan. Diyan lang muna. Para at least magkaroon na ng kulay ng isang part niya. Okay. Yan. Okay, next is ito yung prawns natin. Kaya na, siguradong matataba yung natin, prawns natin. Yun. Kasi this is lang nga. Abalan natin sila ng 2 to 3 minutes hanggat maluto yung seafoods. Kasi pag seafoods, hindi naman siya kailangan overcook. Dapat na al dente din siya para yung lasa niya at saka yung tunay na nutrients na nandun ka rin. Napakaganda yung kulay at saka yung ano niya, yung tingnan mo yung amoy. So andun pa rin yung tunay na seafoods niya. So ngayon ilalagay na natin yung squid. Ayos. Ito yung hiniwa-hiwa niya kanina na portion. Kasi sabi niya mayroong mga circle at mayroong mga flat na mayroong design. Ilagay natin siya dito. Yan. Tapos, mag-season tayo na ito yung white sugar, tapos ito yung pepper. White pepper. Tapos, ito. Salt. Sea salt ang ginagamit. So, sugar, pepper, and salt, which is nakikita naman sa mga... Ito ba diba ang kusina, di ba? Tapos, ito yung gata natin. So, just a few minutes lang. So, this is... You can cook this less than 10 minutes, actually. Mm-hmm. So, kahit kung alam mo nakaprocin yung mga seafoods mo, so, gabi pa lang, ilagay mo na sa chiller para madali mo na siyang lutuin. Mm-hmm. Okay? So, ayun na, namumula na yung prawns natin, tsaka bumubuka na yung clam. Oo. So, kung titingnan mo, kung aamuyin mo,
ang yun yung tunay na ano, tunay na lasa ng seafoods, no? Kahit ano. So next nating ilagay is this one para magkaroon siya ng kulay. Kulay. Yeah. Para makulay ang buhay. So yun yung red pepper and green pepper, right? Okay. So just 1 minute, then we pull the we put this one. And then cocoa milk. Cocoa milk natin. Okay? So, before natin siya ilagay, kailangan natin siya i-stay. Tapos yung vino blanco natin na hinanap pa natin sa dalawang tindahan. Correct. Ayun. So, nandiyan na yung saute mix seafoods. Mm. Nandiyan na yung vino blanco. At yung cocoa milk na lang inaantay. Okay. Yung cocoa milk na lang ang inihintay natin. Okay? So, ilagay na natin si Coco. Wow! Sarap! Eh, yung cornstarch. Ito lang ha, tip lang natin, huwag nating ilagay yung cornstarch o kahit anong palapot na hindi kumukulo yung pagkain. Kasi hindi siya magkaroon ng magandang texture yung ano mo, yung sauce mo. Okay? So, dapat ganun siya. Okay. So, ayan. Ito na! Isi-serve na natin sa Dex. Lagay na natin sa ngayon sa nalagyan ng pagkain. Kumuusok pa. So yung bin kilala, parang ginawa mong bedding lang. Oh, bedding lang siya kasi pag ano, para na rin siyang nabablanse, dapat kasi transi din siya. So, gaya ng sinasabi ko, sa culinary, hindi kailangang naka-arrange lahat. Sa akin kasi, it's natural. Yeah. Kung ano yung bagsak ng pagkain, doon pa rin. Okay? So, ito na po. Luto na po yung ating saute mixed seafoods with cocoa, ginger, and vino blanco. Napakaganda ng pangalan. Oo. Di ba? Pero, special na special. Special na special. Seafoods na meron tayong ginamit na prawns, may ginamit tayong clam, may ginamit tayong mussel. And then, yung mga ricado na nakukuha lang sa kusina. So maraming salamat po sa ating bisita na si Chef Buddy Amodia. Salamat din sa imbita. Yeah, you're welcome, bro. It's our pleasure na magkaroon ng isang bisita na katulad ni Chef Buddy. Proud din ako kasi magkaroon ng channel yung Pinoy channel dito sa Saskatoon. Yeah, so isa sa mga ano, sa mga pinag-aaralan natin, ano, malay natin, lagi natin makita si Chef Buddy sa ating mga episodes. Uy, salamat! May next time pa pala sa puto. So, kapag nasarapan ako dito, baka mag-inasarapan. Ito na lang! Huwag mong tikman habang nandito ako. Maraming salamat po ulit sa panonood nyo sa ating cooking segment, Cooking with Dex, with Chef Buddy Amodia. Sa susunod po, sana po ay antabayanan niyo po uli kami sa panibagong episode at marami pa kami lulutuin para sa panlasang Pilipino.